Salamat sa suporta sa kapwa kong seaman, OFW Boxing Fans at sa mga Bisaya sa Visayas ug Mindanao. Nasa 19,000 subscribers na ang A3 Boxing TV sa YouTube at 77,000 followers na ang A3 Sports TV sa Facebook. Si Manny Pacquiao ay patuloy ang negosasyon para sa kanyang next fight. Ang 8th Division World Champion na kinuha ng WBA ang kanyang WBA welterweight belt dahil sa walang activity ay nagsabi sa ABS-CBN na nakafocus siya kay Mikey Garcia sa ngayon at isunod niya ang WBO World Champion na si Terence Crawford. Ang 42-year-old na senator ay hindi napapalaban mula nang tinalo niya si Keith Thurman noong July 2019. Ang mga boxing events ay pinapayagan na sa ibang lugar. Tulad sa bubble ay required ang mask at marami pang bawal. Tulad sa Texas at Florida ay pinapayagan ng mga audience ngunit limited pa lang ito. Ngunit si Pacquiao ay gustong lumaban sa maraming manonood, kaya isa itong rason na matagal siyang hindi napapalaban. Ang trainer na si Robert Garcia ay napapalaban na ang kanyang dalawang pambato kay Manny Pacquiao at sa ngayon mismo ang kanya ng magaling na kapatid na si Mikey Garcia. Si Robert Garcia ang nag-train kay Antonio Margarito at Brandon Reyes para paghandaan at talunin si Manny Pacquiao, ngunit ang dalawa ay tinalo at binugbog ni Pacman. Kaya ginamit na niya ang kanyang huling alas na si Mikey para talunin si Pacman. Si Robert Garcia ay na-interview sa Fight Hub TV at binigay niya ang kanyang pananaw sa laban ng Pacquiao versus Mikey Garcia. Nakita natin lahat ang laban ni Pacquiao kay Thurman na isang solid welterweight, ngunit na ipanalo ni Pacquiao ang laban at napatumba pa si Thurman. Kahit pa sa kanyang 40s, si Pacquiao ay pareho pa rin sa dati, sabi pa ni Robert Garcia. Mikey's hungry. Mikey's training hard and Mikey's got skills. Mikey also has power. We had fighters who faced Pacquiao before, you know, Antonio Margarito, Brandon Reyes, and they all tell us that Mikey hits harder. You know, GC Vargas also mentioned something like that. It's pretty interesting, but fight won't be easy. I know for a fact that Pacquiao always trained hard. Pacquiao still has a lot left in his body. It would be a dangerous fight, but something we would really take advantage of and try to pull it off. Ngunit ito naman ang sinabi ng 2 Division World Champion na si GC Vargas. Nakalaban niya at natalo siya pareho kay Manny Pacquiao at Mikey Garcia. Sa kanyang interview ay pinaburan niya si Pacquiao. Kung ako ang papiliin, kilala ko silang dalawa at nirespeto ko sila dahil nakalaban ko silang dalawa. Ang masasabi ko sa Pacquiao versus Garcia ay lamang si Manny Pacquiao. Kahit pa siya ay nasa 42 na, lamang pa rin si Pacquiao dahil sa kanyang experience at ang kanyang speed. Sa speed ni Pacquiao talagang magugulat ang kanyang mga kalaban. Tungkol naman sa lakas, pareho silang malakas. Ang kakaiba lang ay si Manny Pacquiao ay napakabilis at hindi mo makikita saan nagmula ang mga suntok. Kaya masasaktan ka dahil sa bilis. Kung hindi mo makikita ang suntok saan nagmula, talagang babagsak ka na lang. Ngunit si Mikey talagang malakas din. Kung tatamaan ka, maramdaman mo, pero iba pa rin si Pacquiao. Hindi mo makikita, maramdaman mo na lang. Yan ang sabi ni GC Vargas. Ito naman ang sabi ni Keith Thurman. Hindi ako nakafocus na ipanalo ang bawat rounds. Gusto kong manalo agad sa kanya. Kaya lusob ako ng lusob para maipakita sa kanya gaano ako kalakas. Pero napatumba niya ako dahil ramdam kong parang semento sa lakas ang kamay ni Pacquiao. Ganito pala kalakas si Manny Pacquiao. Kaya sa laban ng Pacquiao versus Garcia, sino kaya ang mananalo at sa paanong paraan? Mag-iwan lang kayo ng inyong opinion sa comment section. Basahin ko yan isa't isa. Salamat sa inyong suporta. Huwag niyong kalimutang i-like at subscribe.